Sabo po ito before I start preaching, gusto ko pong i-promote sa inyo that this coming January, there will be a big event dito po sa Dulas for Christ family. And we call it Back to Church Sunday. Gagawin po natin Back to Church Sunday ang January because meron po kami nakikitang malaking problema ang nagaganap sa Pilipinas. Marahil po ito po yung dahilan kung bakit ang Pilipinas po ay parang malayo, no? Alam niyo po ba, sa Amerika, meron po silang 70% Christian all over the country sa Amerika. But only 25 to 32% out of that 70% ang nagpupunta na lang sa church. Can you imagine 70% Christian pero nagsisimba maximum of 32% na lang? Because today, ang church po ay binabaliwala na po ng mga tao. The moment people neglect at devalue ang church, there will be a big, big problem. Why we go to church? Bakit po dapat pumunta tayo sa church? Kung inyo pong papansinin, tanongin na lang natin, bakit ka nagpupunta ng eskwelahan? Pastor, to get an education so that I could find a good job one day. Eh, bakit ka nagpupunta ng gym? Well, to do my exercise to get good health. Di ho ba? Eh, ba't ka nagpupunta sa mall? Well, to buy things to get what I need. Di ba? Kama pa sinyo, lahat tayo may pinipintawang lugar na mahalaga para sa benepisyo ng pangailangan natin. Unfortunately, ang church po ngayon ay hindi na nakikita na lugar na magkakaroon ka ng benepisyo. Para bang ang church ngayon is not important. No wonder, maraming Christian ngayon ay napunta na po sa pagiging religious na lang. Hindi nila nararanasan yung power ng Panginoon, hindi nila nararanasan yung supernatural word of God, kaya sa kanila ang pagsimba ay parang wasting time, no? Marami pong mga churches, nagpatayo sila ng malalaking church building. Kung pupunta po kayo ngayon sa Europe, nakakalungkot. Karamihang mga church building doon, naging museum na. Mabibigla pa ko yun, yung mga churches noon, binigyan nilang design, ginawang nightclub. Sa Amerika ngayon, yung malalaking church, wala na po, nagbagsakan na po, marami pong nawala. Nasirang mga simbahan. Hindi dahil ito'y nagkaroon ng problema physically, pero yung mga tao, nawala na po yung value sa kanila ng pagtungo sa simbahan. At alam niyo po, hindi po yan malayong mangyari sa Pilipinas. Alam niyo naman ang Pilipino, ginagaya kung ano yung culture sa West, kinokopya natin. Magtatanong po ako sa inyo, ilan sa inyong miyembro ng pamilya ang hindi na nagsisimba? Ilan sa mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, na dati mahalaga sa kanila ang simbahan, ngayon, wala na itong mahalaga sa kanila? Pwede po tayong gamitin ng Panginoon this coming January to tell these people, let's go back to church on Sunday. Because I believe ang simbahan po, ang church, ay isang napakalaking maitutulong sa bawat Pilipino, sa bawat mamamayang Pilipino, sa bawat pamilya, sa bawat kabataan, sa bawat negosyante. Kung babalik lamang po kayo sa salita ng Panginoon, meron pong mangyayari sa buhay po natin. Kaya po, ngayon pa lamang po, ni-encourage ko po kayo on January 5, January 12, January 19, at January 26. Yung apat po na yan ay itatalaga po natin na manghimok tayo ng Back to Church Sunday. Yan po yung ating gagawin by January, na lahat po tayo ay tutungo, manunumbalik sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino sa inyo gustong sumama sa Back to Church on Sunday? Tama, ito po yung apat na week wherein we want to challenge our members of family, friends, or probably neighbors to go back to church. Mag-umuwi po kayo mamaya. Tanungin nyo, nagpupunta ka pa ba sa church regularly by Sunday? Yung iba po, karamihan pong tao ngayon, nagpupunta po sila sa pinaka, the world largest church. Walang iba po, kundi ang Mall of Asia Christian Fellowship. Yun na po ang pinakamaraming tao pagkalinggo. Imbis po nagsisimba, nagmo-mall na lang ngayon. Okay?
Kaya po kayo mga narito, kayo na lang po yung remnants. Kokonti na lang po ngayon ang patsagang nagtutungo sa simbahan. For so many reasons, marami po mga Christians ngayon hindi na po nagsisimba. Pero papano ang bayan, ang pamilya natin kung ang pagsimba ay patuloy nang binabawala, dinidevalue na ng mga tao? Para po sa akin, we have to recover. We have to check this wrong thing. Dapat po muli nating itama yung maling kulturang nagaganap ngayon sa ating bayan. Kaya po, sino rito yung magiging magpa-participate? Ha? Yung mga, ibig mo sabihin, January. Ang Dulos for Christ is composed of 15,000 congregation. Ang nagtutungo lang po every Sunday is almost 4,000. Nasaan yung 11,000? Alam nyo, ibig sabihin nun, na doon sa mga cell group ninyo, mapapansin nyo, mga kasama nyo sa cell group, hindi nagsisimba yun. Nagsisell group lang. Pero gagawin po natin by January, yung mga cellmates po ninyo, you will encourage them, go back to church Sunday. Pumunta po sila ng Sunday. And I believe, at gaganapin na, ito magandang balita, yung back to church Sunday program po natin, gagawin na po natin yan doon po sa tinatawag po nating World Trade Center facilities po natin. Yung place po ngayon ay tatlong doble nito. It will seat about 3,000 to 3,500. It's gonna be a big, huge facilities for us. Kaya po binibigay sa atin ng Panginoon yun kasi naniniwala po ako na kaya binigay sa atin yun dahil maraming mga kaluluwang makakapanumbalik sa Panginoon. And I believe lahat po tayo magtutulong-tulong para maganap po yan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Itutuloy ko po yung topic. Let's open our Bible. Okay, dito po sa Mark chapter 3, starting from verse 13 to 15. Pakalagay mo nga ng isang buo lang yan, ha. Ang sabi po dito, Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted. And they came to him. He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. Napapansin niyo po sa verse na ito, ito po yung starting point ng discipleship na ginagawa ng Panginoon. Babalikan ko lang po para yung mga hindi po nakaraan last week. Last week po, pinreach ko po yung first series ng topic ng discipleship. For one simple reason, marami po mga tao po ngayon pumupunta lang sila sa church, but they don't fully grasp the truth about the word discipleship. Yung iba, ang alam lang nila pag Christian ka, to attend sa church, pumasok sa loob ng simbahan, thinking na kapag pumasok sila doon, naganap na ang bawat ang dapat maganap. Hindi po totoo yon. Nagpupunta po kayo sa church building na katulad nito to receive an instruction so that you could live a lifestyle of a true disciple of Jesus Christ. Huwag niyo pong kakalimutan, ang bawat simulain ng spiritual na buhay ng isang tao, yung tinatawag po natin conversion moment, yung salvation moment, yun po yung simula lang. Ang bawat isang tao, para makapanumbalik sa Diyos, kinakailangan niya magsisi ng kasalanan. Diyan lahat magsisimula. Pag nagsisi ka ng kasalanan, at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, ang tawag mo doon, na born again ka, pagkatapos noon, ikaw ay magsisimula na sa journey ng iyong spiritual life. Naalala ko yung Pastor Bonhoeffer na taga Germany, pinapatay po siya ni Hitler kasi po, siya po yung nagpipreach ng tungkol po sa mensaheng discipleship. In fact, sabi niya po, a true salvation without discipleship, sabi niya, salvation without discipleship is a cheap salvation. Hindi lamang po tayo tumatanggap kay Jesus, dapat po magtuloy-tuloy tayo sa discipleship. No? Kaya ang ultimate goal po ni Lord, hindi po siya nangangarap, nagpe-pray na mag-produce ng religious people. Ang pinapangarap ni Lord is to raise up disciples, true disciples, whom the multitude will follow. Ang goal ni Christ, makapag-raise siya ng disciple, whom the multitude will follow. Sa talatang binabasa nyo yan, yan po yung prueba. Na si Kristo, sabi ng Bible, He called to whom those He wanted. Nag-raise up siya. Whom the multitude will follow. Sa bandang dulo, mababasa nyo, that He might send them out to preach and to have authority to drive out demons. From ordinary people, tinrain sila, dinisciple. Ngayon, nagpipreach na rin sila
ngayon nagka-cast out na rin sila ng devil. Why? Kasi po, nung time na yan, dumaan sila sa proseso ng pagsama kay Jesus, na-equip sila, na-train sila, na-disciple sila. Now they are ready to do the ministry. Nagkakaroon na po sila dito na tinatawag po nating spiritual reproduction. Okay? Malaki po ang pinagkaiba ng religious person sa disciple ni Christ. Ulitin ko po, malaki ang pinagkaiba ng isang religious person sa disciple ni Christ. Walang plano ang Diyos na mag-produce ng religious people. Ang religious people po, yung tipong ano lang, pupunta sa church, maglalagay ng kandila, maglalagay ng offering, ganun, magpo-procession, lahat, puro religious activity lang. Pero pag ang buhay niya tiningnan mo, lasinggero pa rin, sugarol pa rin, sinungaling pa rin, hindi na babago buhay. Ano yung saysay ng iyong religious activity if your life is not changed? I want you to hear this very carefully. Discipleship is putting human being back into order. Pag kayo po'y nadi-disciple ng Panginoon, naaayos ng naaayos ang buhay natin. Kaya, pag kayo'y nakakilala sa Diyos, simula pa lang yun. Salvation is the beginning, but you have to enter through the process of discipleship. Para pag dumaan po kayo sa proseso ng pagdi-disciple, magtataka po kayo yung life ninyo ay totally different na po nung buhay natin before. Bakit? Kasi po, na-disciple. Now, tingnan nyo po kung anong ginagawa ni Lord. Paano niya dinidisciple? Ito kasi yung pattern eh, no? Dapat lahat ng Christian nagkiklaim na Christian, ito yung pattern. Remember, our goal is not to produce religion. Lalong hindi tayo nagpaplano mag-produce ng religious people. Ang goal natin, katulad ng goal ni Lord, mag-produce ng true disciples. At bago ka makapag-produce ng true disciples, dadaan yung proseso na yan para maging disciple talaga. So anong start? Sinimulan natin last week, una, selection. Pumipili si Lord ng babae at lalaki na kanyang ididisipulo. One day, kayo mapipili ng isang tao, sana lahat po kayo ay ma-select at maging bahagi po nung discipleship process na ginagawa ng Panginoon. Pangalawa, dadating po sa tinatawag ng association. Dahil na-select kayo, katulad ni Christ, lagi niyang isinasama yung kanyang mga disipulo. Balikan natin uli yung Mark chapter 3. Tingnan niyo po, no? Nakita niyo po yung proseso. Jesus went up on the mountainside and called to whom those he wanted. Diyan po siya nag-selection eh. Tinawag niya yung gusto niya. Nag-selection siya and they came to him. Tapos yung na-select niya, sumama na sa kanya. Association tawag doon. And then sabi ng Bible, he appointed 12, designating them apostles that they might be with him. Association po yun. They come to him that they might be with him. So, ibig ko sabihin, ang isang tao nakakilala sa Diyos, mag-a-associate siya sa kanyang spiritual leader para siya ma-disciple. Okay? Kaya po, sa panahon po natin, nakala ng iba, wala na daw discipleship sa panahon lang po nila Apostol Pedro. Hindi po totoo yun. Hanggang ngayon, si Lord, hindi ka naman magiging disciple kung hindi ka i-disciple. At hindi ka makakapag-disciple kung ikaw mismo hindi disciple. You don't give what you don't have. So every person, by design pala, nasa gitna ka. May nag-disciple sa'yo, sa baba naman, may tinuturuan ka, may dinidisciple ka. You're always in the middle. Yan po ang God design ng mga Christians. Well, hindi po yan kadalasan design sa maraming church. But I'm sorry to tell you, that's not the plan of God. The plan of God is this. Somebody will disciple you so that when you grow and mature one day, you will also disciple people. May nag-aalaga sa'yo para one day ikaw naman ay mag-aalaga. Ganyan pong ginawa ni Lord. Inalagaan sila ni Lord, tapos sila naman na nag-aalaga. That's the divine plan. Kaya lang, magsisimula muna sa selection. Pangalawa, papasok po yung association. And through association, sumasama sa kanila, doon po nagsisimula na yung process. Kaya alimbawa, hindi ka sumasama, yayayain ka, ayaw mo sumama. Iimbitahan ka, ayaw mo sumama. Magtataka ka, hindi ka lumalago. Tara, sama ka sa cell. Ayoko. Tara, sama ka sa Pepsol, may encounter. Ayoko. Tara, sama ka Sunday. Ayoko. Tignan mo, hindi ka magiging disciple. Why? Kasi hindi ka nag-a-associate eh. Pero yayain ka naman kaibigan mo hindi sa Diyos. Wala sa Panginoon. Sugarol. Tara, sigol tayo. Sama ka. Tara, inom tayo. Sama ka. Tara, no tayo sine. Sama ka. Bakit magiging disciple ka doon? Ang mga sinasamahan mo, yung mga hindi pang disciple. Pero pag para sa discipleship na ayaw mong sumama, now tell me, you become a disciple, alam nyo mag-iari sa'yo? Magiging religious. Yun ang sinasabi ko. Ha? Magiging religious ka lang. Pag linggo na yan ka, mag-oostya ka. Kaganoon ka din, magpipis video ka rin. Pero ang buhay mo hindi na mabago. Bakit?
kasi hindi ka dumaan sa proseso ng pagbabago. Remember, discipleship is putting human being back into order. Iseselect kayo para turuan, gabayan, pero sasama ka. Ha? Sino nito yung nakasama na sa cell? Taas yung kamay. Usually, yung mga nakasama sa cell, sila yung nati-disciple. Sino nito yung nakasama sa Pepsol training? Taas yung kamay. Most of the people who come and join the Pepsol training, tumaprocess na sila. Magtataka ka, yung buhay mo noon, tsaka ngayon, malaki na pinagkaiba. No? Tama po ba? Tama. Sabi nung isa, alam mo, Pastor, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam mo, nung wala pa ako sa Panginoon, hindi ako nagbabasa ng Bible eh. Oo. Yung Bible, bali wala sa akin yan. Pero purihin ang Panginoon, ngayon Christian na ako, tumanggap na ako kay Lord. Ngayon, hindi pa rin ako nagbabasa ng Bible. Ano na bago sa iyo? Alam mo, noon, kung magsimba ako, ako bihira pa. Madalang papasatak ng ilaw, ng ulan. Nagsimba lang ako pag birthday ko, pag matatakot na ako mamatay, pag Pasko, mahal na araw, andyan ako. O ngayon, ngayong Christian na ako, noon araw, apat na beses lang, ngayon, praise God, nakakalimang beses na ako sa isang taon. Grabe, isa lang nadagdag. 52 weeks, lima lang ang present niya. Ibig sabihin, hindi niya naiintindihan na ang pagsunod sa Panginoon ay isang proseso na sasama ka. Tama po ba? Siyempre, pag sasama ka, may iiwanan ka. Sabi ng Bible, iniwan ni Pedro ang kanyang bangka. Yung iba kaya hindi makasama sa inyo, ayaw niyong iwan. Tara, sama ka. Hindi ko maiwan ang alak eh. Ay, hindi ka makakasama. Eh, hindi ko maiwan ang dote eh. O, hindi ka makakasama. Ay, hindi ko maiwan yung sugal eh. Ay, hindi ka makakasama. Hindi ko maiwasan yung yosi tsaka yung, alam mo, shabu. Ay, hindi ka makakasama. Hindi ko maiwasan ang bingo eh. O, hindi ka makakasama. Tuwing magsasama ka kay Diyos, sa Diyos, may iiwan ka. Eh, hindi ko maiwan yung barkada ko eh. Hindi ka makakasama. Sino gustong sumama mag-association kay Christ? Taas yung kamay. Di ba may iiwan? Di ba may iiwan? Ganun po yun. Yung iba po, gusto nila sumama kay Lord ng libre. Wala silang, Lord, pwede ba ako sumama sa iyo? Lasinggero pa rin ako, babaero pa rin ako. Sige na, Lord, pwede na yun. Mabait ka naman eh. Di ba? Eh si Lord, hindi niya binababa yung standard. Kaya yung iba, maraming na po frustrate. Kaya sabi na, alam mo, ayoko na maging disciples. Ano ka? Gusto ko na lang maging religious. Ano yan? Tuwing January 9, sasama ako dun sa Quiapo, bubuhat ako. Uy, may camera. Papicture pa yon. Bakit? Akala natin kasi ganun ang ano. No? Eh, taga-Quiapo ako eh. Kami mga taga-Quiapo, pagka-pasan na tawag namin, pasan-pasan tawag namin dun eh. Lahat kami magbabarkada. Bago kami pumunta, bangag, naka-chongki na kami. Taratol, sasama na kami, bangag na kami. Nahihirapan kami, talagang feel na feel. Pero pag-uwi namin, chongki ulit, di ba? Tapos, inom ulit. Yung isa akong barkada, saksaka naman. Kaya namin matumba nung araw na yun. Pag walang natumba, hindi maganda ang piyesta. Parang ganun sa amin. Kaya isip-isip ko, ganito ba talaga ang Christian life? Yung kinakailangan, magdrama ka lang. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Yung mga drama-drama lang. Sino niniwala ang Diyos ay totoo sa buhay natin? Tama? Hindi matatakot sa drama si Lord. Dapat totoo. Kaya nga, pag nakipag-associate ka na kay Lord, meron kang i-disassociate. Maniwala po kayo. Kaya yung iba, hindi handang mag-follow kay Lord. If anyone who wants to follow me, let him deny themselves. Yan po ang pag-follow sa Panginoon. Now, pupunta tayo sa pangatlo. Tapos na tayong napili na tayo, sumasama na tayo. Yung pangatlong gagawin, sa pagsama natin, papasok po yung tinatawag na consecration. See that word, consecration. Okay. Ang salitang consecration ay isang napakahalagang salita. Kasi pag hindi nyo ito natutunan yung word na consecration, hindi po ninyo maunawaan ang totoong discipleship sa buhay ninyo. Consecration is all about obeying God and submitting to God. Obey and submission. That the two word is so important. Ano ang ino-obey natin? Word of God. Saan tayo nagsasubmit? Sa known will and plan of God. Ulitin ko, no? Nag-obey tayo sa word ni Lord, sa salita ng Panginoon, sa Biblia. Pangalawa, nagsasubmit tayo. Now,
So obedience and submission is the key word for consecration. Unfortunately, not every one of us are willing to obey and submit. Alam niyo po ba na tayo ngayon ay nasa mundo ng selfishness? Many people said, no one should tell me what to do. Kultura po yan ng mga Pilipino. Bah, hindi pwede may nagsasabi sa akin ng anong gagawin ko. Kung anong gusto kong gagawin ko, iyon ang gagawin ko. Ganun tayo. At kapatid, pag naging Christian ka, you cannot say that because the moment you become a Christian, you have to obey the Word of God and you have to submit to the Word of God. What is consecration? Ang consecration po ay salita. Noon pa man sa Old Testament, may salita nga ang Diyos patungkol sa consecration. Buksan nyo, ito po yung mababasa ninyo sa Joshua chapter 3, verse 5. Ito po yung sinabi ng Panginoon, bakit mahalaga ang consecration. Basahin natin. Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Parang sinabi ni Lord, oh, ito gawin ninyo. Sumunod kayo sa akin sa mga salita ko. Pangalawa, mag-submit kayo sa mga plano ko. Kung ano yung plano ko, mag-submit kayo. Kung ano yung sinabi ko, sundin nyo. Sino sa inyo? Sasabi mo ng mga tao, yes, Lord, gaganon ba tayo? Hindi, tayo ganito, mag-iisip. Bakit? Bakit? Kailangan ba? Bakit? Gaganon tayo eh. Pero si Lord, sabi niya, consecrate yourself. Ibig sabihin, magsanay ka ng sumunod. Magsanay ka na mag-submit. Eh, ang problema dyan, tayo may problema eh. No? Yung mga bata rito, hindi nila natutunan ng submission. Nanay nga, hindi nagsasubmit eh. Tatay nga, hindi nagsasubmit eh. No? Mag-obey ka sa word ng Panginoon. Eh, word nga ng tatay mo, hindi mo sinusunod. Sa Lord pa. That's my point. Kaya dahil pag naging disciple ka, sasanayin mo pa lang. Itatry mo. Sige nga. Yossi, huwag daw masama. Try natin. Hindi na ako mag-yoyossi, Lord. Pero manginginig yung kamay mo. Pero Lord, hindi pa ako marunong mag-obey. Pero subukan ko mag-obey. Tinan nyo, mag-struggle ba tayo o hindi? Ha? Mag-struggle tayo. Pero doon mo malalaman kung nasusunod mo yung consecration. Amen. Alam mo, alam ka namang adik ka, naging Christian ka, adik ka pa rin. Ha? Alam ka namang madami kang vision, naging Christian ka, marami ka pa rin vision. Itetest na yung obedience mo. Itetest na yung submission mo. Kaya dito, magsesettle na naman tayo. Gusto mo maging disciple o religious? Ha? Religious na lang. At least pag religious, pwede pa rin, di ba? Alam mo, pag naging totoong Christian ka, alam mo, ang daming bawal, hindi ka nagagawa niyan. Sige, dito na lang ako sa religious. So, matatagpuan mo sarili mo, magsisimba ka paminsan-minsan, patago-tago. Yan, upo ka. Praise God. At least nakapagsimba na ako. Pagtalikod mo, hindi mo naman gagawin eh. Kasi nga, hindi ka nagsasanay mag-obey. Kasi, yung consecration, hindi mo pinagpaplanuhan sa buhay mo. Kaya maraming Christian, sabi ko nga, Christian-Christianuhan lang. Hindi naman talaga pumunta ng langit yun eh. Pag hindi ka totoo, hindi ka rin bibigyan ng totoo. Binanggit ko na sa inyo noon pa. Pag nagkikristya-kristyanuhan ka, mapupunta ka sa langit-langitan. Tama. Eh kasi kristya-kristyanuhan ka lang naman eh. Eh di bibigyan siya ni Lord langit-langitan lang. O anak, ganun ba? Kristya-kristyanuhan ka? Ito bagay sa iyo. Langit-langitan, pero impyerno din yan. Eh bakit? Niloloko mo sarili mo, niloloko din ang mga makukuha mo. Kung ano itinanim mo, yun ang ano, aanin mo. Kaya, bago ako magtuloy, sino sa inyo seryoso sa pagiging Christian? Nasira ang bansa Pilipinas, pero mo sinapoles. Imbis na siya magpunta sa simbahan, binibigyan niya ng pera yung simbahan para pumunta sa bahay niya, para ang Diyos ang magsisimba sa kanya. Mayaman eh. Pero mo lahat ng puon, dadaling na sa bahay niya, para daw i-bless yung bahay niya. Eh dapat ang tao nagpumunta sa simbahan, siya baligtad. Ang simbahan nagpumunta sa bahay niya. Bakit? Yung pala involved saan? Gumagastos ng malaki.
Abay, dali mo yung isang rebulto para doon sa ang daing perang gastos noon. Pero alam mo, binabayaran niya lahat. Yun pala sa kabila ng mga bagay na yan, sa pagiging relihiyosa niya, sa likod, sabit pala sa scam. Bilyong-bilyon ang ninanakaw na pera. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pwede ka magpanggap na nahin dyan, pero alam ng Diyos kung ano ginagawa mo. Hindi kailangan ng Diyos ang religious people. Kailangan niya yung mga true disciples ng Panginoon. Bakit? Pagdating, madaling ma-select, sumama ka na. Ha? Na-associate, sama ka na. Pero susubukan na yung consecration mo. Ha? Susubukan na yung consecration mo. Titignan kung submissive yung heart mo. Titignan kung obedient yung heart. Alam nyo po, pag dinaan tayo sa testing niya, marami sa atin, di papasa. Kaya sa hapong ito, in-encourage ko kayo, ipasa nyo. Amen. Sino willing ipasa ang testing ng consecration? Para maingganyo kayo. Hindi nyo kasi naintindaan, naunawaan, marami sa atin, kung ano yung blessing ng consecration. Bakit gusto ni Lord mag-consecrate ang mga tao nung unang panahon? Ito sabi niya, for tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Ito pala si Lord, nangako. Pag nag-obey ka sa akin, pag nag-submit ka sa akin, bukas, gagawa ako ng amazing thing sa buhay mo. Wow! Alam niyo ibig sabihin ng amazing thing? O yan, yan, sandali. Sino sa inyo gusto magkaroon ng amazing thing sa buhay niyo? Ang amazing ganito, yung wala kang bahay, praise God, nagkabahay ka. Yon, no? Wala kang kotse, uy, grabe, nagkakotse ka. Maliit ang sweldo, uy, grabe, lumaki sweldo. Wala kang negosyo, uy, nakapag-open ng negosyo. Sino gusto ng ganon? Tomorrow, hindi ngayon ha, tomorrow. Tapos yung kamay. Gusto niyo ng amazing? Ano ba requirement ni Lord Aber? Sabi ni Lord, gusto mo ng amazing? Ang amazing things, ganito. Nagpe-pray ka ng bahay, Lord, bigyan mo po ako ng bahay. Alam ko na, mag-iipon ako. Mag-a-apply ako ng Pag-ibig, ng SSS. Mga 10 years, bayad na ako. Di ba? Mga 25 years, tama, magkakabahay ako. So, nakangarap ka ng bahay. E, nag-consecrate ka. Mga 25 years, mababayaran ko. Grabe, in 5 days, bayad. Yun ang amazing thing. Say amen. Grabe, 25 years? 5 years lang bayad na? Tama, sabi mo, Lord, malayo yung aking opisina. Pwede ba, Lord, magkaroon kahit second hand lang, Lord, na Lamborghini. Lamborghini? Spell Lamborghini. Ah, Kia na lang, Lord, Kia. Nahirapan eh, pasensya na. Ibig sabihin, bago ka magkaroon ng gusto mong pangarap na kotse, malamang to, mga 10 years to pay, 5 years to pay. Tapos suddenly, sabi ng boss mo, iyo, halika. Dahilan sa magandang pagpapakita mo, bibigyan kita ng bagong kotse. Boss, walang bayad sa iyo na yan bilang kantimpala ng iyong consecration. Sino gusto makaranas ng ganun? Alam nyo ba, si Bishop Oriel, marami din akong pangarap na katulad nyo. In fact, nag-pray po ako ng kotse. Ang una kong kotse kasi nung araw, Nissan. Nissan, umaandar. Nissan, hindi. You know? Nissan, tumitirek. Kaya Nissan ang una kong kotse. Okay? Sino gusto magka-Nissan? Taas yung kamay. Nissan, walang gasolina. Nissan eh, Nissan. Di ba? Tapos, hanggang BMW, by means of walking. Lakad lang talaga, walang pera eh. Hanggang may nag-donate ng bitik. Bitikleta lang po, mga kapatid. Hallelujah. Wala po ako noon. Walang wala. Pero 25 years na akong pastor. 25 years na po akong pastor. Ibig sabihin, kung nangangarap man ako ng tomorrow noon, meron na dapat natutupad. Well, after 29 years po, yung pangarap kong bahay, mas maganda yung binigay sa akin. Yung plano kong bayaran ng 10 years, nabayaran ko ng 2.5 years. Sabi ko, amazing talaga. One day kami ang buhay ko po malungkot. Nung umpisa. Pero ngayon masaya na. Kasi nung una, akala nyo nagpakasal ako doon sa misis ko, si Ate Jernio. Ikakasal po ako
Mukhang malungkot yung kanyang nanay kasi napangasawa, pastor. Sabi ko dun sa misis ko, huwag kang mag-alala. Itong verse na to, nasa puso ko yan eh. Magkoconsecrate lang ako. Alam ko, tomorrow, I will, God will do something amazing thing. Sweetheart, huwag kang mag-alala. Lahat ng gusto mo, sabihin mo sa akin, ibibigay ko lahat, walang hindi. Bibigay sa lahat ng gusto mo. Huwag lang ngayon. Tomorrow, the Lord will do amazing things sa mga. Yung asawa ko, nakangiti. Alam niyo po, 25 years, 22 years na kami mag-asawa. Tuwan-tuwa yung asawa ko. Kasi, everyday. In fact, we have to wear sunglasses. Kailangan mag-shades. Because the future is too bright. Ang ganda ng future namin. Naalala ko yung anak ko, grade 4, grade 5, si Grace. Sabi niya sa akin, Dad, magka-college ako, di ba? Oo. Saan po ako mag-aaral? Ano ba gusto mo? Gusto ko po maging doktora, Daddy. Doktor? Ganda niya, anak. Sige, mag-doktor ka. Sabi niya, Dad, saan ako mag-aaral? Ikaw? Dad, sa Ateneo, sa Lasal, sa UP, sa UST, sa FU. Sabi ko, anak, kahit saan mo gusto mag-aaral, pag-aaraling kita. Sino sa inyo nakasubong may anak na ganun? Yung nangangarap, sabi ko sa anak ko, lahat, bibigay ko sa iyo. Sige, sabihin mo lang anak, pag-aaraling kita. Grade 4 pa lang. Lumapit yung misis ko, sabi niya, Oriel, huwag ka naman basta-bastang nangangako, baka hindi mo magawa. Sabi ko, sweetheart, I consecrate myself. Grade 4 pa lang yan. I believe, tomorrow, the Lord will do amazing thing among us. Yung anak ko ngayon, malapit na pong mag-medicine. Hindi po kinakabahan sa matrikula, kasi the Lord bless me, for He promised me that if you consecrate yourself, tomorrow, the Lord will do amazing thing among you. Amen? Sino may asawa at anak? Taas yung kamay. Ha? Pag asawa mo, bawal lalaki at babae. Yung babae, hawakan mo sa ganito yung asawa mo. Sweetheart, kahit walang pera ngayon, basta consecrated ka. Ha? Tandaan mo, ha? Pwede kang walang pera ngayon, pero hindi ka pwedeng hindi consecrated. For tomorrow, the Lord will do amazing things among us. Lagi niyong gagano din yung asawa niyo. Are you listening? Sino dito yung dalaga? Ha? Pag dalaga kayo, may naniligaw sa inyo. Ang unang tanong, consecrated ba to? Baka wala akong tomorrow dito. Di ba? Yung mga nakapag-asawa na, sorry na, huli na ho ang lahat niyan. Hindi na ho pwedeng palitan niyan. Ha? Pero pwede niyong ipakonsecrate pa rin. Ha? Sino dito yung babae? Taas yung kamay. Babae, mga babae. Tip ko lang to sa inyo. Iba kasi mga babae, ang number one qualification, guwapo, matangkad, makinis. Hindi iniisip yung panloob eh. Alam niyo po, ang pangit, masakit lang sa mata. Pero, masarap sa puso. Ha? Tama po ba? Kasi may mga lalaki po, kasi maganda ang panlabas, ang sarap sa mata, pero ang sakit sa puso. Tama po ba? Pumili kayo ng consecrated. Malay nyo, masarap na sa mata, masarap pa sa puso. Pumili ka, tagadulos, gano'n, tagadulos, gano'n. Amen? Taas yung kamay ng mga binata dito, taas yung kamay. Ayan. Alam nyo, yung mga binata namin sa dulos, hindi yung mga easy to get yan. Hindi yan basta-basta pumipili ng maganda lang. Tama ba mga boys? Ito, hindi mga easy to get yan. Ang hinahanap ng mga yan, yung mga babaeng consecrated. Hindi kinakailangan super sexy, super model. Dapat super submissive, obedient kay Lord. Why? Pag yan ang napangasama mo, brother, tomorrow, the Lord will do amazing thing among you. Amen? Sino excited makapag-asawa ng consecrated na lalaki? Alam niyo, ibig sabihin nun, maghanap ka ng disciple ni Lord. Pag disciple ni Lord, consecrated ang buhay nun. Amen? Sino excited sa future mo? Taas yung kamay. Ha? Yung iba mukhang may ibe-break mamayang gabi. Pambira, itong lalaki, ito walang ibang ginawa kundi hipuan ako. Bastos ah, oh, hindi consecrated, ibig sabihin. Pag yung lalaki, magalang sa'yo, maano sa'yo, yun ang yung kandidato. Pero yung mga nangihipo, kandidatong i-dispatcha na yan, ha? Kasi alam nyo kung bakit, yung lalaki niyang gumagawa ng amazing thing. Tandaan nyo, sino gagawa ng amazing thing? Si Lord. Tama?
Sino gagawa ng amazing thing? Si Lord. Anong gagawin natin? Consecration. Kaya, huwag kayong matakot makapag-asawa ng mahirap. May pag-asa kayo. Sabi ko sa asawa ko, wala akong bahay. Akala mo, nagpakasal ako, walang bahay, walang sweldo. Meron lang ako, puso. Yun lang ang akin. Sabi ko, lakas ng loob ng babae na to. Wala akong sweldo. Nagpapastor ako, walang sweldo. Wala rin akong bahay. Saan ko siya ititira? Pero nung niyaya ako magpakasal, nagpumayag. Pinakasalan ako. Ayun pala, nakita ko, sabi niya, alam ko, pag ikaw ang napili ko, may future ako. Bakit? Tomorrow, I know, the Lord will do amazing. Binibiro ko kami niya si Ate Jer mo, sabi ko, alam mo Jer, ang galing mo. Nagpanggap lang ako, mahirap nun eh. Kasi baka pera lang ang habol mo sa akin eh. Ha? Nagpanggap lang akong pangit, baka kasi yung gandang lalaki ko lang ang habol mo sa akin. Sabi niya sa akin, ang tagal mo namang magpanggap. Mga babae at lalaki, dito ba kayo? Tanungin ko kayo, ano ba ang qualification ng gusto niyo mapangasawa? Totoong disciple? Eh baka mapangasawa mo, religious lang. Baka yun lang ang mapangasawa mo. Ha? Huwag kayong kukuha ng religious person. Kumuha kayo na genuine disciple of Jesus Christ. And the sign of being a disciple is a consecrated person. Then, tomorrow, the Lord will do amazing things. Parang ganito pala, no? Ang trabaho ng tao pala, mag-consecrate. Ang trabaho ng Diyos, mag-bless. Ha? Siya ang gagawa ng amazing thing. Huwag niyong babaliktarin. Tayo ganito. Ayaw nating mag-consecrate, tapos gagawin natin yung amazing. Mag-exhibition tayo. Atin na mo ha. Yayaman ako. Hindi ako nagsisimba. Tingnan mo ha. O, tingnan mo ha. Yung mga exhibition natin eh. Hindi na ako magsesel. Tingnan mo. Yayaman ako. Tingnan mo ha. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Tingnan mo ha. Gagawa ng amazing thing. Pah! Bagsak. Why? Wala akong pag-asa yung mga taong gumagawa ng amazing thing. Remember, consecrate yourself. Tomorrow, the Lord will do amazing thing. Sino excited makuha yung amazing thing na itaas yung kamay? Woohoo! Hallelujah! Tingnan mo yung katabi mo. Ano kaya future niyan? Sabi mo nga sa katabi mo, pautang ha? Grabe, inutangan ka agad. Kulang ang utangan. Palakpakan natin ng Diyos. So, sa discipleship, una, selection. Pangalawa, association. Pangatlo, consecration. Dapat ang bawat disipulo ay nag-obey sa word, nagsasubmit sa plan of God. Punta tayo sa pang-apat, then we will close. Ang pang-apat po ay walang iba, kundi yung salitang delegation. Say that word, delegation. Okay, puntahan natin yung talata sa delegation. Balikan natin yung verse 14 and 15. Okay, balik ulit yung verse na yon. Sabi po dito, He appointed 12, designating them apostle. Dinesign sila na maging apostle. I-delegate sa kanila yung trabaho. That they might be with Him, that He might send them out. O isa-send them out pala sila. To preach and to have authority to drive out demons. Napansin ko, ang discipleship, pag nagte-take place, yung leader, nagde-delegate ng mga ministry work. Okay? Kung titignan nyo po, ang Bible, ang ating Panginoon, nung siya po'y nag-delegate, Jesus expect His followers to become workers. Huwag nyo kakalimutan ha. He doesn't expect us to become religious, but Jesus expect His followers to work. Okay? He sought them, He selected them to be His disciple, to be consecrated, pero after consecration, ine-expect po ng ating Panginoon na de-delegate sa kanila yung work, i-develop niya ang kanyang mga disciples by delegating ministry responsibility. Say that word, ministry responsibility. Ano ang ipapagawa sa iyo na magiging work mo? Ministry responsibility. Doon sa 12, ito ang kanilang ministry responsibility. To preach and to have authority to drive out demons. Ano trabaho nila? Mag-preach at mag-drive out. Yun ang ministry works nila. Eh si Christ dati puro taga-preach. Siya taga-drive out ng demons. Pero nung dinisciple sila, ipinasa yung trabaho. Ibig sabihin, hindi sila laging sumusunod lang na walang ginagawa.
They need to learn responsibility. They need to carry ministry. Kaya lahat po tayong Kristiyano na narito ngayon, hindi po pwedeng nakaupo lang kayo. Ano ministry mo? Sitting ministry. Ano ginagawa mo? Umupo. Alam nyo po, pag nag-rapture, puwit mo lang ang masasave. Kaya ang puwit mo nakapasok sa langit, yung ibang katawan mo napunta sa impyerno. Kasi ang naglilingkod lang, puwit. Sabi ko, Lord, Diyos ko po, pagpunta ko sa langit, ang dami nakakalat na puwit. Sana may marka kung kanino man siya. Pag tinimpe, titin mo, ay, Aurora ang pangalan. Ay, puwit na Aurora pala to. Puwit lang na lang ito. Uy, kay Ruben, di ba? Sino sa inyo, walang muka, puro puwit ang pupunta sa langit. Ang pangit, di ba? Bakit? Eh kasi, upo lang tayo ng upo. No. This afternoon, I'd like to challenge you. How many among you want to become responsible believer? Pag responsible ka, uutusan ka. Alam mo yung inutos sa kanila? Mag-preach kayo. Mag-drive out kayo ng demons. Grabe, pati demonyo, uutusan nila. Pero sabi nila, yes, Lord, we will be responsible. Kung ano pinapagawa mo sa amin, gagawin namin. Alam nyo yung ibig sabihin? Ang Christian pala, hindi pwede tamad, mag-work. At ito patandaan ninyo. Through your ministry of involvement, say the word involvement, hindi ka expectator, hindi ka chuwari-wariwap lang. Chuwari-wariwap. Hindi ka nun. Ikaw mismo ang actor. Hindi ka backup singer, ano ka? Main actor. Ikaw mismo gagawa. Alam nyo po, simulan yung mag-involve, mag-work sa ministry. Because if you're a true disciple, ako, pastor ako, may disciple ako. Unti-unti kong pinagagawa sila eh. O ikaw mag-preach. Kaya kita nyo, pag Sunday, wala ako dito. Nagpipreach dito si Kuya Jun ninyo, Montaño. Minsan nagpipreach dito si Ate Ria nyo. Minsan nagpipreach si Ate Pearly ninyo. Minsan yung wife ko nagpipreach. Yung mga disciple yun eh. So yung dati kong ginagawa, binibigyan ko sila ng responsibility. Nag-work sila, ini-involve. Alam nyo ba? Natutunan ko, kapag binibigyan mo sila ng ministry opportunity, ng ministry responsibility, pag naging responsible, mas mabilis lumago yung process ng discipleship. Alam nyo, iba sa atin, ayaw magpapautos. Ayaw mautusan. Ayaw niya mag-work. Lagi niya sinabi, busy kasi ako, may trabaho kasi ako, busy ako, may trabaho ako. Alam nyo, pagdating nyo sa Panginoon, hahanapa ka ng Lord, ano ba ginawa mo? Gusto mo lang maligtas tapos hindi ka tumulong sa gawain. No. Because one day, let me repeat this, one day, God will delegate work into your hands. You know, prayer ko sa iyo, sana maging responsible ka. Hindi lahat bibigyan ng delegation. Mga kapatid, ang daming tao nung araw, pero yung 12 lang ang binigyan ng kapangyarihang mag-preach at mag-cast out ng devil. Alam niyo kung bakit? Because disciples are reliable people. Why? Because they are responsible. Naintindihan nyo ako. Alam nyo, balikan ko lang ang pag-aasawa. Kung mag-aasawa kayo, huwag nyo lang kunin yung consecrated. Kunin nyo yung responsible. Kasi yan, pag binigyan ng responsibility, alam nyo ba, pag nag-asawa ka, babae, responsibilidad ka ng asawa mo. Kung hindi marunong ng responsibility yan, dyan nagsisimula ang pag-aaway ng mag-asawa. That's why discipleship is part of the preparation ng ating life. Dito ka tinuturuan ng responsibility. Makinig kayo mabuti. Sa Dulos for Christ, ang vision natin, yung mga kabataan sa eskwelahan. Yung mga nanay, yung mga taga-probinsya, yung ang kanilang mga anak ay sumama sa Dulos na disciple. 2 to 3 years dinisciple yung bata na sa eskwelahan. Yung mga nanay, pag nagpupunta ng Maynila, hinahanap ako ng mga yan. Asan si Bishop Uriel? Misa may dala mga patola, may mga sitaw, talong. Bishop, gusto ko lamang po sana magpasalamat sa inyo eh. Alam niyo po ba yung anak ko? Bago mag-aral yan, naku po, pastor. Hanggang langit ang aking pangamba. Mabuti na lamang sila'y naging bahagi ng cell group na yan. Ngayon yung aking anak, naku, akala ko nga magpa-pass away na yan eh. Kasi pasaway eh. Nakita ko yung anak ko, laki ng pagbabago. Eh kasi yun, kaya nagbago yung anak ninyo, hindi yung sumama ng religion. Nagpa-disciple. Are you listening? And because disciple siya, tinuturuan siya maging responsible, maging accountable. You know, by doing that,
ang dami na pong nabago. Sino rito yung nabago buhay mo kasi dinisciple ka? Huh? Yung iba sa inyo, gustong-gustong magka-boyfriend, pero, learn, earn, and get married. Diba? Ganyan ang iniisip ngayon, eh, no? Nung araw, married, diba? Kahit walang pera, married. Kahit walang pinag-aralan, get involved and get married. Lagi iniisip ganun. Pero nung nakaging Christian, natuto yung sequence ng life. Dapat pala mag-aral muna ako. Tapos magkatrabaho ako. Saka ako mag-aasawa. Naayos na order. Why? Because process of discipleship. Sayang, sana huwag nyo itong mamiss. No? Ha? Sabi mo sa katabi mo, sana huwag mong mamiss. Ano yung proseso? Una, ano? Selection. Ano yung pangalawa? Association. Ano yung pangatlo? Consecration. Ano yung pangapat? Delegation. Sana. Sa next week, itutuloy ko to, meron pang kasunod, you know? Yung proseso. Sana dito sa apat na ito, huwag niyong mamiss. Alam niyo, prayer ko, lahat kayo dito, dumaan sa proseso ng discipleship. Whether you are young or you are old, whether you are professional, or probably hindi ka professional, or probably hindi ka graduate, or kahit nanay, naku, sana dumaan po kayo. Alam niyo kung bakit? Marami yung kasi kayo mamimiss kung puro salvation lang. Alam mo, naligtas na ako. Tsaka nagsisimba na ako. Ano pa ginawa mo? Naligtas na ako. Nagsisimba na ako. Nag-associate ka ba? Ano yon? Nagko-consecrate ka na ba? Ano yon? Nagpapadelegate na ba sa'yo? Ano yon? Kasi ang alam mo lang, ano? Salvation. Pero you are not meant just to be saved. You are meant to make a difference. You